Yun, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po muli sa ating mga kababayang OFW sa anumang panig ng mundo. Ayun. Ito po, Real Talk po muli tayo. Ayan. At marami pa rin po sa ating mga kababayan na nandiyan sa Pilipinas ay nagsusumikap mag-apply o kaya naman naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ayan. At napipilitang pumasok bilang household worker kahit po sila ay may mga pinag-aralan o kaya mga profesional. So, ayan. Ano po ang dapat natin tatandaan? Okay, yun po. Pumunta po tayo dito bilang isang household worker, pero siguraduhin po natin bago tayo pumunta yung ating mga documents, lalo na yung transcript of records natin, yung magaling sa school ay dapat po ay naka-attested. Ayan. Especially dito sa Middle East. Ayan. Ang gagawin nyo po dyan, ayan, DHL po, ipapadala nyo yung mga document nyo doon sa UAE Embassy dyan sa atin sa Pilipinas. At ibabalik nila yan sa inyo. At syempre, pagdating nyo naman dito sa UAE, kailangan nyo po silang ipa-attest muli. Kaya magiging dalawa po ang stamp ng UAE dyan. At i-verify po nila. Yun. So mga nagbabalak po na gawin fake yung stamp ng UAE, hindi nyo po yung pwedeng gawin dahil po importante dyan yung barcode number. Ayan, connected po yan. Pag-check po nila dito sa UAE, yung barcode na yon at authenticated nga at hindi fake dahil po yun ay nakarecord sa kanilang system, ayun, saka po nila i-stamp yun. Otherwise, ayan, magkakaroon kayo ng problema, pwede pa kayong makasuhan ng UAE government. So, ayan po. Ayan po, paalala sa mga gusto mag-apply dito o kaya pumunta dito bilang household worker, after nyo po magtrabaho ng 2 years, after nyo po matapos yung kontrada bilang nagtatrabaho sa bahay, pwede po kayong magpa-release, pwede kayong mag-apply sa labas, but siguraduhin nyo lahat ng document nyo ay attested dahil yan po ay pinaka-importante. At kung professional ka, ay hindi ka mahihirapan maghanap ng trabaho. So yan, hanggang sa muli, maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga Real Talk pang darating. Bye-bye!